Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Mommy Rome and I'm so happy to be back to finally record a video again. And I missed you. I missed you. Na-miss ko kayong lahat. Sobra. Ano daw? Basta. So, ngayong araw na to, we're going to discuss about my experience in applying to Teleperformance. Yes. Nag-apply po ako sa Teleperformance. Nasabi ko po yun sa mga previous videos ko na nag-apply po ako sa tatlong companies, right? And yung pinursu ko po na company ay yung Teleperformance CDO. Yes. At sa awa ng Diyos ay nakapasa po ako sa Teleperformance CDO at magti-training na po kami ngayong next week, September 27. Sobrang thankful po ako sa Panginoon dahil binigay niya po sa akin ang company na ang Teleperformance. Tinulungan niya talaga ako sa lahat, sa proseso talaga. Sa kada process, kada step ng application process. Wala nang patumpik-tumpik pa, ay pag-usapan natin yung ano ba? Pag-uusapan natin yung ano ba? Yung location muna ng company. Yung Teleperformance CDO ay located siya sa Ayala Centrium Mall dito sa Cagayan de Oro City. Tapos parang yun lang. Okay. So how to answer? Ito na lang. How to answer based sa aking mga answers, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga sinagot ko po sa mga common interview questions. Ito po yung unang question talaga na tinanong sa akin by phone. First question is, tell me about yourself. It's very common. Kahit saang company, ito talaga yung tinatanong sa atin. At ito po yung sinagot ko. Wait, just a moment. Ito po yung sinagot ko po. Sinabi ko po yung name ko, yung age, yung location ko, current location, at little bit about my family. Tapos yung work experience ko din at yung job role ko sa previous work ko. So, ito po yung sinagot ko. Hi ma'am, as you can see in my resume, my name is Romeline T. Janko. I am 22 years old. I am a mother of one. I am residing now here in Puerto Cagayan de Oro City. I am a college undergraduate from UC Banilad campus. My major was a Bachelor of Science in Tourism Management. I experienced working in an ESL industry. I have worked in a single company, which is in GGPEI or Native Camp as their ESL teacher for more than 2 years, office-based and home-based. My task was to tutor English learners, whereas I would meet a variety of online students, mostly from Asian countries, virtually. My work experience is quite different from the call center, but has greatly molded my customer service, technical, and computer skills. I learned how to be more flexible and more resilient in life. I found your company as the best place for me to work, where I, a college undergraduate, can develop my skills more and achieve my career goals. And that's what brings me here today, why I'm really excited to learn more about this opportunity. So yun po yung sinagot ko po sa question na tell me about yourself. I know it's quite long, pero nung sinagot ko po to ay parang feeling ko parang na sagot ko naman yung tanong niya na tell me about yourself. So ito yun po yung own answer ko. Next question na natatandaan ko po
ko po sa aking interview. Kasi in-interview po ako by phone, pero nung sa final interview, inulit yung final interview nung pumunta ako dito sa Cagayan de Oro. So wait just a moment. Actually, ang daming tanong, nakalimutan ko lang po yung iba. Yun lang. Di ko po matandaan yung ibang sagot ko po, pero parang ang importante po talaga sa call center, the important thing when you want to work in a call center company is you are like aware about product awareness, tapos ano pa ba? Ah, ito pala. Do you have a call center experience? So ito yung next tanong talaga na pala na tinanong sa akin. Sabi ko, wala po akong call center experience. I said no. Yung sinabi ko lang is I do have a work experience, but it was in a different industry. Yes. At wala namang problema kung wala ka pang BPO experience, kasi yung kung nasa ibang industry man yung experience mo, mas maganda din yun kasi meron ka pa ding nakuha na skills, meron ka pa ding mga skills na magagamit mo pa din sa call center. Huwag mag-alala kung wala ka pang experience, kasi ako din, wala din akong experience sa BPO, pero in-emphasize ko talaga sa interview ko na even though that my work experience is quite different from the call center, I believe that the skills that I got from my previous experience can be really helpful in working as a customer service representative. Ganon. Basta, kayo na bahala na ano. How would you describe your mood today? Ito din yung tanong sa akin. Sinabi ko yung totoo. Nung day na yon na pumunta ko dun sa site, yung feeling ko noon ay parang frustrated talaga ako. And dahil sa traffic, tapos sobrang busy, sobrang ang daming parang hindi ko nagawa. Sabi ko talaga frustrated, at the same time very frustrated at the same time relieved, ganon. Why did you leave your previous job? Tanong din yan sa akin. I left my previous job because yung recent job ko kasi ay yung pagiging home base. Pero yung unang job ko ay sinabi ko na end of contract. I decided not to continue because of my contract. Because of my contract was about to end. So nag-decide na lang ako na hindi i-continue kasi I want to have a career change, ganon. At last one, kasi tinake note ko, what surprise would you like to receive at least once in your life? Yung sabi ko noon ay I would like to yung about sa family ko lang. I would like to receive house and lot at least once in my life, because as you know, I know not all of you know about my family background. We don't have that
own house, we only like parang we're really nakikitira lang sa aming pamilya. So I would like to have that kind of surprise once, at least once in my life. Wait, tama na, tama. Yun lang yung parang may i-share ko about sa mga questions. At i-share ko naman sa inyo yung tungkol sa like process, kung gaano katagal ako naghintay, paano ako nag-apply, yung mga ganong bagay. Actually, at first, I was really hesitant na mag-apply kasi, as you know, my baby ako. Meron akong baby at nung time na yun ay mga 6 months or 7 months pa yung baby ko. But I want to get out from my comfort zone na lagi na lang nag-stay sa bahay at yung lagi ko lang ginagawa ay mga household chores at ayokong mag-rely lagi sa isang tao. Gusto kong maging provider. Tinry out ko yung Teleperformance, VXI, and Concentrix. Actually, hindi naman ganun kahirap mag-apply at as long as meron kang talagang confidence at hindi ka magpapadala sa mga doubts mo. Nag-apply ko sa tatlo at yung Concentrix, naka-receive ako ng, wait lang. Sa Concentrix, naka-receive ako ng tawag galing sa Concentrix. Text galing sa Concentrix again. Nung nag-apply ako last few months, June, April, ata, naka-receive ako ng tawag sa kanila, na-interview nila din ako. Kaso lang, parang hindi ko yun pinurso kasi yung rate, salary rate ay sobrang baba. Tapos, nasa isip ko parang medyo malaki pa yung kikitain ko sa pagiging online tutor kaysa doon. Tapos parang hindi ko pa kayang mag-call center kasi maliit pa yung baby ko. And then, I stopped applying. Pero tapos ko na yung mga assessments lahat. Stinap ko yung pag-apply sa Teleperformance. Kaso sabi nila, I can apply on-site daw. I can continue applying on site. So, nang parang feeling ko okay na, doon ako nag-decide na pumunta dito sa CDO para mag-i-pursue yung Teleperformance kasi ito yung parang nearest location sa akin. Doon, hindi na ako nag-take ng mga assessments. In-interview lang ako ng dalawa. Initial interview again and then final interview and then napasa ko yung dalawa ulit. Hindi na ako nag-assessments. Yung ano na lang is pina-fill up na lang ako ng paper waiver, man ata yun. Tapos, mag-wait na lang daw ako ng call, ng tawag about account validation. So, that was July 20. Pumunta ako sa site at tapos nag-account validation July 28. Tapos, napasa ko yung, hindi July 28, July 24. Tapos, after nun, napasa ko yung account validation at sinenda nila ako ng email about sa pre-employment requirements na dapat isubmit. So, July 24, nung na-receive ko yung email at pinasa ko yung mga requirements ng July 28. Nang pinasa ko yung mga requirements, lahat SSS
pag-ibig din, PhilHealth, July 28, ang sabi na mag-wait, kailangan ko daw mag-wait na lang about sa training schedule. Pero, kasi feeling ko parang ako lang yung unang nakapasa pa nun. So, ang dami pang hindi nakapasa. Sobrang tagal-tagal ko talaga naghintay para sa training schedule. Akala ko mag-start na kami ng August first week. Hindi pa pala. September 27 pa pala kami mag-start. So, yun. Sobrang mahaba-habang paghihintay talaga yung ginawa ko. So, nag-stay ako dito sa Cagayan ng few months pa. At sobrang blessed na blessed ako kasi parang akala ko hindi ko makakayanan yung process. Nakayanan ko pala. Ngayong 27, yun yung schedule ng training namin. At sobrang happy ako at excited. Kaso lang, I hope na makayanan ko yung training kasi alam niyo ang daming mga dapat mong keep in mind during the training para i-absorb ka ng company. So, I hope that God will help me. I know that God is always here to help me. So, dito lang ako magtatapos sa video ito kasi hindi ko na alam sasabihin ko kasi wala akong script na ginawa as in like on the spot talaga na pagre-record to. I hope that you enjoyed watching my video and you learned something from me. If you have questions about Teleperformance and about Native Camp, just feel free to comment down below. Sometimes I can't reply to your comments because I'm very busy. I have a baby and sometimes there's no internet. I can't use the internet sometimes, so I don't get to reply to your comments. But once I have internet and once I have the chance to open my YouTube, I will always reply to your comments. Thank you so much for your support to my YouTube channel. Sobrang salamat po sa pag-support niyo po sa aking YouTube channel. This will be the end of my video. I hope you'll have a great day. Bye.